posisyon ni Nobita! Ay, Nobita, ngayon ka lang uuwi. Masyado yatang nahuli ang pag-uwi mo, ah. Ano kayang nangyari sa kanya? Ano nangyari sa'yo? Hinabol ka na naman ba ni Damulag o inaway ka niya? Ano? Maghihiwalay na kayo ni Shizuka? Teka, paano kayo maghihiwalay eh hindi pa naman kayo naigakasal, hindi ba? Sinabi mo sa akin dati na nakatakda kaming ikasal ni Shizuka sa inaharap at hindi na mauudlot yun, di ba? Ganun na nga. Kaya nga, makikipaghiwalay na ako sa kanya bago pa mangyari yun! Eh bakit mo gagawin yun? Hindi mo na ba gusto si Shizuka? Hindi ganun yun! Gusto ko siya! Gusto ko siya! Sobrang gusto ko siya! Nabubuhay ako para lang sa kanya! Gusto ko talaga siya! Eh bakit gusto mo makipaghiwalay sa kanya? Sa totoo lang, may nangyari kasi sa school kanina. Ay, talaga nadidismaya na ako sa iyo, Nobita. Ha? Nakikinig ka ba, Nobita? Ilang beses ko bang kailangan ulitin sa iyo na naiinis na ako sa iyo, Nobita? Talaga naman ah, ayaw kong pinagsasabihan ka ng ganito. Kung ganyan ka palagi, paglaki mo, wala ka mararating. Ngayon pa lang sinasabi ko yan sa iyo. O sige, tama na ito sa ngayon. Pwede ka na umuwi. Magtino ka simula bukas. Sana naman eh, naiintindihan mo ito. Sige na, kung maliwanag na sa'yo, pwede ka nang makauwi ngayon. Opo. Aray! Chapul! Hoy, Nobita! Huwag mong dibdibin yun! Oo nga! Habang may buhay, may pag-asa pa! Tama! May pag-asa ka pa! Nobita! Wala kang mararating pagtanda mo! Wala! Totoo nga yata ang sinabi sa akin ng teacher ko. Naiintindihan ko. Kaya nga, kung mapapang-asawa ko si Shizuka, mawawala ng saysay dahil wala akong kwenta. Ay... Mawalang galang ano na po. Yun? Ah, pwede po ba makahingi ng sabaw para po sa baby lang namin? Sige na naman, no. Kahit konti lang. Aba, hindi pwede. Umalis na kayo. Istorbo lang kayo sa negosyo ko. Sige na. Ah, teacher! Uy! Sinubita pala to, ho! Aba, oo nga, no. Ako to, si Dabulag! Long time no see, ah. Hindi ka pa rin pala talaga nagbabago, Nobita! Ngayon pa lang iniisip mo na yung bagay na napakatagal pa mangyayari. Kailangan ngayon pa lang kumilos na ako para maiba ang mangyari sa inaarap namin. Mahirap man ito. Pero kung talagang iisipin ko ang kaligayahan ni Shizuka, kailangan maghiwalay na nga kami, pero kakayanin ko ba makipaghiwalay sa kanya? Hindi ko yata kaya. Tama! Kailangan ko na lumayo sa kanya! Aba, Nobita, ikaw pala. Tuloy ka. Shizuka! Nandito si Nobita! Bumaba ka dito! Hindi, wag na po. Pakibigay na lang po lahat sa kanya to. Tita, pakisabi na rin po kay Shizuka na paalam mula sa akin. Salamat po. Mama? Nasa na po si Nobita? Ang sabi niya bago siya umalis, sabihin ko raw sa'yo na nagpapaalam na siya.
Nawiwiduhan na talaga ako sa kanya. Nobita! Naku! Nobita! Shizuka! Shizuka! Teka! Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Nobita? Mas mabuti pang hindi na lang tayo magkita pa. Bakit? May nagawa ba akong masama? Pakiusap, huwag mo na lang akong tanungin. Huwag mo nang alamin. Lumayo ka na lang sa akin. Sige na, Nobita. Sabihin mo na sa akin kung bakit hanggat hindi mo sinasabi, lalong hindi ako lalayo sa'yo. Ano ba dapat kong gawin? Tama. Mas maganda, asarin ko na lang siya. Ayoko na talaga sa'yo! Ayoko na sa'yo, Nobita! Oh, mas okay na siguro ang ganito. Mahirap pero titiisin ko. Kakayanin ko to dahil mahal ko siya. Uy, si Nobita yun ah. Nobita, anong ginagawa mo dyan? Mag-isa ka lang? Uy, Dikisugi! Uy? Ano ba, Dikisugi? Pasensya ka na ha. Pabait kang tao! Sigurado kung kaya mong paligayain si Shizuka! Ikaw ang inaasahan ko ngayon! Hindi kita patatawarin kapag pinayak mo siya! Tandaan mo yan! Nakakaawa naman talaga to si Nobita. Napakalalim ng iniisip niya. Basta, talaga na lang nagulat ako. Bigla niya kasing sinabi sa akin yun. Ang totoo nga, natatakot ako ngayon eh. Sabi na nga ba eh. Nakakaawa naman si Nobita, no? Mm. Oo naman, magagalit ka nga naman talaga sa mundo kapag sinabihan ka ng ganun, gaya ng ginawa ni teacher. Ipaiwan ka ba naman para pagalitan? Malamang nasaktan talaga siya, koko siguro siya, hindi ko kakayanin ng hiya at lungkot. Oo, tama ka. Ang sabi niya, ipagpaalam ko na raw siya sa'yo. Hindi kaya, hindi maaari. Doraemon, nandiyan na siya! Tulungan mo ako! O sige, Nobita! Insect hater! Kapag ininom mo to, paniguradong ayaw siya sa'yo. Hindi lang si Shizuka, kundi lahat-lahat. Wala nang lalapit pa sa'yo, Nobita! Ito na lang siguro na titirang paraan. Isa-isa lang dapat ang pag-inom niyan! Pero mas matindi ang epekto pag marami ang ininom ko, di ba? Oo, tama ka nga, pero... lakas ng aura mo! Ayoko lumapit sa'yo! Parang merong isang bagay sa taas na hindi ko gusto. Nasa tabi lang kita pero naiirita ako sa'yo! Hindi ko kayang tiisin na nasa labag na isang bahay! Apa! Nobita! Ano ba to? Ayoko na! Sama ano? Pakiramdam ko! Ang dami ko yatang nainom! Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ko na kaya! Mamatay na yata ako! Nobita! Shizuka! Ano nangyayari sa'yo, Nobita? Napadami yata. Ang inom ka ng gamot. Gumising ka! Kumapit ka sa'kin! Tapos isuka ka mayan para gumanang pakiramdam mo! Umaayos na yata ang pakiramdam ko dahil sa'yo. Labahan ako dun ha. Akala ko nagtangka kang uminom ng lason. Totoo bang kinabahan ka? Yun ba ang dahilan kaya ka nagpunta rito? Anong klaseng tanong yan? Siyempre naman, kaibigan kita, Nobita, mag-aalala ako sa'yo. Oo nga naman. At bakit nga pala napakaduwag mo ha? Ano naman kung pinagsabihan ka ni teacher? Kahit pinagalitan ka, hindi ka dapat sumusuko ng basta lang. Ganun talaga ang tunay na lalaki, hindi ba? Hindi mo lang alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Ikaw talaga! Ah!
Bali, anong nangyari? Siya rin ang nagligtas sa akin at pinagalitan niya ako ng gusto, Doraemon, alam mo ba yun? Ang pangit ko nga eh. Napaisip tuloy ako. Sa susunod na lang siguro ako magpapaaway kay Shizuka. Yun na lang ang gagawin ko. Siguro tama yun. Hindi yata dapat yan ang iniisip mo. Kung magsipag ka na lang kaya at mag-aral na mabuti, edi hindi mo na kailangan galitin pa si Shizuka. Tama ba ako, Nobita? Ha? Ano ulit yung sinabi mo? Hay, alam ko namang hindi mo kayang gawin yun, no? Oo, imposible nga magawa ko yun. Buti naman at alam mo, Nobita. Hoy, Nobita, Doraemon! Iwa ako ng pakwan, gusto nyo ba? Opo, gusto ko po! Ako rin po! Pagana sa pagbabasa! Aba, nag-aaral ba kayong dalawa? Daddy? Pambihira, comics lang palang binabasa ninyo. Ay, Nobita, nabasa mo na ba yung librong pinili ko noong nakaraang buwan? Libro na binigay niyo noong nakaraang buwan? Ah, opo, naalala ko na. Yung libro na walang picture, puro sulat lang. Siyempre, nabasa ko na. Hindi nga, ang galing naman pala ng anak ko. Mabutit nabasa mo na yun. Nagustuhan mo ba, ha? Siyempre po, sobrang nakakatuwa. Sobrang exciting. May mga part na suspense, pero maya-maya nakakatuwa na ulit ang kwento. Suspense, nakakatawa? Opo, binasa ko po agad yung pagkabigay na pagkabigay nyo sa akin. Sinungaling? Nobita? Po, ano po yun? Hindi mo binasa yung libro, ano? Binili ko pa naman yun dahil alam ko makakaganda yun para sa'yo. Huwag mo na lang basahin. Nakasok ko yun. Paano kaya niya ako nahuli? Paano magiging suspense at nakakatawa to? E mga essay ni Shivizer ang binigay niya. Sana pala, sinabi ko na lang, natouch ako sa libro. Hay nako, hindi ka na talaga natuto. Subukan mo na lang kayang basahin to. Para sa ikabubuti mo rin naman ang pagbabasa ng mga libro na may aral eh. Ha? Makakabuti sa akin? Kaya lang, kapag hawak ko na ang ganitong klaseng libro, na puro sulat lang, para sumasakit ang... Sumasakit ang ulo ko kapag binasa ko na. Parang lalagnatin na ako. Iikot ang paningin ko. Ayoko na. Kahit tatlong page pa lang, nahilo na ako. Ay, ano ko naman. Ay, wala ka na talagang pag-asa. Sige, kung ganun. Huh? Nakubos na pala. Ay, mabuti na lang. At wala ng gadget para makatulong sa problema ko. Sandali lang ah, may bibilhin lang ako sa 22nd Century Mall. Babalik ako agad. Teka lang ah! Diyan ka lang ah, alis na ako. Maghintay ka lang dyan sa akin. Ang kulit naman ito ni Doraemon! Kapag sinabi kong ayoko, ayoko! Ay, talaga naman ang batang yung binili ko yun para sa kanya pagkatapos... Anong gagawin mo? Ito ba? Naisip ko lang kasi palitan yung picture na naka-display. Picture na naka-display? Oo, ito nga. Teka. Delikado yan. Man. Eh, kasi naman, tutungtong ka niya sa taas niya. Eh, paano kung malaglad ka? Di ba delikado yon, ha, mama? Oo, ano? Sweet mo naman. Oo, ako na lang gagawa nito. Bakit mo ako pinanonood, ha? Bakit? Masama bang tumingin sa'yo? Ay, kasi nawawala ang konsentrasyon ko. Sige na ako ng bahala. Ay, naku naman. Ay, naku. Ay. Muntik na. Buti na lang. Ay, naku, yari sana. Parang nakakaduda naman yun. Honey? Ubarin mo na yung robe mo kasi maglalaban na ako ngayon. Huwag na muna. Okay lang naman. Malinis pa naman ito eh. Teka, maghahanap pala ako ng picture na ipapalit sa frame. Nakakaduda na talaga siya. Tama. Itatago ko na lang dito sa bookshelf ito dahil hindi naman siya nagbabasa ng libro. Ay. Honey, magbasa kaya ako ng libro paminsan-minsan. Pahiramin mo nga ako na magandang libro mo dyan. Hindi pwede. Inaayos ko pa kasi mga libro. Hintayin mo na lang na matapos kong ayusin ito. Pwede ba, mama? Nandito si Doraemon! Sabi ko naman sa'yo, hintayin mo ako. Pampagana sa pagbabasa! Kapag binutbut mo ang gadget na ito sa kahit anong libro na kahit hindi nakakatuwa o nakakaliw basahin, halimbawa na lang, itong dictionary na hindi mo talaga matatagalan. Magugustuhan mo na yan. Hindi nga. Alam mo, kahit ano pang ibutbut mo dyan, hindi magiging masaya ang pagbabasa ng dictionary. Ano? Peso. Old silver coin used in Spain, Mexico, Cuba, Philippines. And...
Anong ibig sabihin nito? Na ang pera pala ay naglalakbay at dumadaan sa iba't ibang mga tao. Siguro napakaraming pinagdadaanan ng ating pera. Ang galing naman nito. Nakakatuwa. Ang saya na. Nakakatuwa ba talagang bagay na yun? Nagkaroon kasi siya ng imagination sa binasa niya. Iba naman. Hesukuri, the money you hide in the house in order for it not to be discovered. Nakakatuwa naman! Hesukuri! Patago daw na naiipon! Ang galing! Nakakatuwa talaga! Oh, naiintindihan mo na? Kahit gano'ng kaboring ang isang libro, kapag binudburan mo nito, napapasarap at napapasaya ang pagbabasa mo. Ang galing! Sige, subukan nga natin sa phone directory. Ito, subukan mong basahin. Sige nga! Nakakagulat naman! Nakakatakot naman yung phone number niya! Hindi ko kaya pwede palampasin to! Tingnan natin, ano kayong pwedeng mangyari? Ano? Totoo? Hindi ko na kaya tutukan to! Natatakot na ako! Ang bilis ng tibok ng puso ko! Nakakatuwa na! Nakakatuwa, di ba? Ano na, Nobita? Tama na experiment, umuwi na tayo para mabasa mo na yung libro ni Schweitzer! Halika na! Gusto ko pang basahin tong phone directory! Hindi, umuwi na tayo! Ayoko pa! Ayoko pa! Sige na, Nobita! Gusto ko pang tapusin to! Halika na! Hiniram ko pa tuloy yung directory! Uy, Nobita! Sa wakas, tinamaan na rin yata yung ulo mo at nakukuha mo na magbasa ngayon kahit telephone directory lang! Ang ingay niyo naman! Nasa magandang party na ako eh! Ang galing! Totoo to! Ibalik mo sa akin yan! Ibalik mo sa akin yan! Tumahimik ka dyan! Alam ko yung pinag-alito kaya naman itong libro! Isang! Directory lang! Ano ba? Ibalik nyo na yan sa akin! Tumigil ka! Maganda ka ang party na ito! Isusumbong ko kayo! Nakakatuwa pa naman yung directory, tapos kinuha lang nila! Mas nakakatuwa itong isang to, subukan mo! Heto! Ano kayang laman nito? Si Schweitzer ay pinanganak noong 1875 sa Kaisberg, Alsace, ni na Adele at ang kanyang ama si Louis. Ang ganda! Pinanganak pala siya sa maburol na lugar! Na-imagine ko na ang lugar na yun! Noong 1913, pumunta siya sa Africa, nun sakupan ng France. Doon malapit sa Ogoy River, itinayo niya ang Lambaran Hospital sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Totoo pala may taong ganito, nakaka-inspire talaga siya. Gusto ko pang basahin ang mga susunod na mangyayari. Buti naman at nagka-interest na siyang basahin yung libro. Ganun pala, magkaibigan pala si Schweitzer at si Shotoko Taishi. Daddy, matutuwa kayo. Ano yun, Doraemon? Natutuwa siya sa pagbabasa ng librong inirigalo niyo sa kanya. Yung libro ni Schweitzer! Ano? Daddy, Nobita, ano nangyari? Nobita? Daddy, napakaganda pala talaga ng librong ito. Huh? Alam niyo po ba, magkaibigan pala si Schweitzer at si Shotoko Taishi? Nakuha kanya na. Hindi pwede! Ito na ang pinakamasayang parte ng libro, tsaka binabasa ko pa! Bakit nagkaganito? Ilang beses pa naman ako nagpalipat-lipat ng pagtataguan. So ganito lang pala, mauwi ang lahat. Wag! Binabasa ko pa! Balik mo! Hindi ko yata dapat binabasa sa kanya yung librong yun. Ang hirap namang intindihin ng magamang to. Ay nako, like father, like son. Akin na yun, Lupita. Ayoko pa! Susumbong ko na! Ibigay mo sa akin!